So, where will you stay in Boston? My uncle's. Kailan naman susunod dyan si Tony Boy? Yan? E di pag pinayagan siya ng daddy niya. Anong pag pinayagan ng daddy niya? Sa birthday ni Marla. Naniniwala ka ba, Marla? No. Anong no? Nakita mo na, pare. E kung niyayaya mo na ba magpakasal si Marla eh? What makes you think na tatanggapin ko yung kanyang offer? Oh, really? What can you say? Hindi rejectin si Tony Boy? Niloloko lang kayo niya. Oh, cheers! What are you doing here? I guess I just wanted a moment of peace and quiet. Are you trying to impress me by acting depressed dahil lang aalis na ako? Actually, to be honest with you, I never thought na serious ka sa pagpunta mo sa Boston para mag-aral. After all these years, hindi mo pa rin ako kilala. I really wish you wouldn't go. Okay. Give me one good reason why I should not leave. Hey! What are you guys doing here? Babaduhin nyo, ha? No. Nag-iiyak ba kayo? Hindi ah. Baka yung kaibigan mo. Antonio! Akala ko ba'y kinausap mo na yung babaeng yon? Bakit ganun pa rin ang pinagsusulat nun?
Kinausap ko na siya, pero I can't control kung ano ang gusto niya. Ay, nako! Kung si Francis ang kumausap doon, hindi nalalala ng ganyan yan. Tony Boy, ano ba sinabi mo sa writer na yan? Corina, hindi ba kaibigan mo yung asawa ng publisher ng Guardian? Yes, kasama ko sa board ng Pilipinas Ballet. Nag-attend pa tayo ng wedding ng anak nila, hindi ba? Mm-hmm. I think that was June of last year. Ay nako, Francis. Ikaw na nga ang umasikaso dyan. All this negative publicity is going to affect our negotiations with the Japanese. Alam mo naman yung mga Hapon na yan eh. Masyadong sensitive. Eh wala, kung aasahan natin itong si Antonio, walang mangyayari. Dapat naman si Kuya ang kumausap dun eh. Yes, Tony Boy. But you must also do your part. Huwag mong iaasa lahat sa kapatid mo. Alam mo kung ano ang problema mo? Hindi mo alam kung anong gusto mo. Kaya iniwan ka ni Marla eh. Antonio, ano ba talaga nangyari sa inyo ni Marla? Nag-away ba kayo kaya siya umalis? Itinatanong pa ba yun? Eh di nagsawa na yung babae sa kalokohan niyang anak mo. Eh, buti-buti nung nobya mo eh. Sa akin to. Hoy, Tupi! Oy, marami pa, marami pa dito. Umiinom ka pa. Eh, pasok ka pa bukas. Eh, birthday naman ni Anting eh. Gusto mo ng beer? May malabig ba dyan? Oo, marami di pa. Di masyado. Ay, yan na yan. Bigyan mo. Yan na pala eh. Hoy, sino ba may birthday? Me. Happy birthday, thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Manila Guardian. Ria, Mr. Balmaceda from... Huh? Sino? Balmaceda raw. Line 2. Yes? Hello, Ria. This is Tony Boy Balmaceda. Oo nga. Bakit? Well, I'm thinking about your article. Nabasa mo na? Yeah, nabasa mo na. Actually, I thought I made everything clear about the facts, the issues, and the reason why Balmore decided to undertake certain courses of action. Oo nga. Sinulat ko nga. Akala ko ba nabasa mo? Well... Kasi parang hindi ganun lumabas sa article mo eh. Teka nga. Lahat ng isinulat ko dun, yon ang sinabi mo sa akin. Ngayon, kung sa palagay mo eh medyo unfair para sa inyo, eh hindi ko na kasalanan yun, hindi ko na problema yun. Ang pagkakagawa ko nun ay very objective. Ang readers lang naman ang subjective eh. Ngayon, sandali. Can you just sir, calm down for a second? Kalmado naman ako eh. Teka nga, saan ang aba ko? Kinulong mo kasi ako, nagsasalita. Thank you. Well, you were talking about your readers being subjective. Oo, yun na nga. Hindi ko na responsibilidad kung ano ang iisipin ng mga readers pagkatapos nilang basahin yun. Pagkatapos ko ibigay sa kanila ang mga facts. Naiintindihan mo ba ako, Mr. Balmaceda? Well, you know, kung hihinaan mo ang boses mo, baka magkaisipin pa tayo. Well, as far as I'm concerned, wala akong sinulat mo na hindi mo sinabi sa akin. Ngayon, may tatanong ka pa ba? Parang wala na. Eddie, good. Thank you. Goodbye! Hoy, Ria. Okay ka lang? Hindi! Di hindi!